kakayahan, lalo ng senses, ay lalo namang nagiging matalas yung iba nilang senses to compensate for what might be lacking in their lives. Now, these privileges are balanced by duties, and those duties are what we're going to discuss. 10 duties to life. Hindi ko po sinabing 10 duties of life, kundi ito ang mga 10 tungkulin natin sa buhay. Tayo ay nananagot sa buhay na gawin ito sa kanya. Unang-una, protect it. Life must be protected from death. Life must be protected from threats. Psalm 64 verse 1, "Hear me, O God, as I voice my complaint. Protect my life from the threat of the enemy." Isa po yan na paulit-ulit na tema ng mga panalangin, lalong-lalo sa Old Testament at lalong-lalo sa Psalms, yung panalangin sa Diyos ay ipagtanggol at ipag-adya yung nananalangin mula sa mga kalaban at sa masasamang tao, sa mga nais na kumitil ng buhay o kaya ay magbigay ng panganib. It's a very valid prayer. It's a very good prayer to pray that the Lord protects us. 1 Samuel 20:1 and 24. "Then David fled and went to Jonathan and asked, 'What have I done? What is my crime? How have I wronged your father that he is trying to take my life?' So David hid in the field." Alam po natin ang background niyan. Itong tatay ni Jonathan, si King Saul, wanted to kill David because he was threatened by David's anointing from the Lord. At ang ginawa ni David, dahil siya gustong patayin ng hari, ay nagtago. Hindi wise na harapin mo ang bala, wise na harapin mo ang apoy, harapin mo ang kamatayan kung pwede mo naman itong iwasan. Do not needlessly put life in danger and at risk by commission or by omission. Meaning by doing something that endangers your life or by omitting doing something that can protect your life. Marami po mga kumisan, mga sports hindi na necessary. Sobrang threat sa buhay. Maraming mga libangan, maraming ginagawa ang tao, inilalagay ang buhay na parang taya sa isang sugal na pwedeng sa isang saglit lamang ay maglaho ang buhay na ito. Hindi ganyan ang ating dapat ginagawa sa buhay. We've got to protect it. At bakit po natin pinag-uusapan itong mga obvious naman na ito? Sapagkat sabi nila ang paalala ay gamot sa taong nakalilimot. Kung minsan nalilimutan din natin that we are needlessly putting our lives in peril, under threat, in danger. Kahit sa mga bagay na pagpaputok lang kuitis, kuminsan ang buhay mo pala napapanganib. Kuminsan yung hindi pagjejeta sa pagkain ng mga bawal, hindi mapigil-pigilan ng katakawan, yung pala nanganganib na ang kalusugan ng isang tao. Sa pag neglect na mag-medical check-up, may ipangpapa-medical check-up naman, pero nineneglect, pinapaurong-urong, lumalala ang mga sakit. This is needless dangers that we allow to enter our lives. Another duty to life is to edify it, to lift it up to ever-escalating heights and meaning and value. Hindi tayo nabubuhay para maghanap buhay. Naghahanap buhay tayo para magkaroon ng buhay. Dapat ang paghahanap buhay, isa lang po yan na kasangkapan, props ng buhay, para magkaroon tayo ng kailangan natin na pera o kaya ay kabubuhay para magkaroon ng tunay na buhay. Ang buhay ay hindi hinahayaang mapanis. Yung nandyan na lamang at hindi na umasenso, nabulok na lang, inanay, umatras. Ecclesiastes 1:13, "I devoted myself to study and to explore by wisdom all that is done under heaven." So si Solomon, mayaman na, hari na, sinika pa mag-aral. Yung mga iba naman, gumraduate pa lang ng college, sabi, tapos na, ayoko na magbubukas ang notebook ulit kahit buong buhay ko, hindi na ako magbabasa uli ng libro. Ang utak po ng tao, habang ini-stretch, lalong lumalaki. Pero parang sikmura rin yan. Pag palaki ng palaki kinakain mo, palaki ng palaki yung tiyan mo, mas marami ka nakakain. Pero subukan mong konti yung kinakain, lumiliit din yung tiyan nyo, nag-a-adjust. Ganun din yung brain. The more information, the more knowledge you process, the more capable your brain becomes. Pero pag pakonti ng pakonti ang iniisip niyan, pakonti ng pakonti ang mga nilulutas, lumiliit din ang utak. Meron po mga nakakausap tayo sa buhay na nakakabobo. Pag lagi siyang kausap niyo, mabobobo kayo. Meron tayong mga ginagawa na nakakabobo. Pag yun ang ginagawa mo, mabobobo ka. Kaya kailangan lagi ka may iniisip na ibang gawin so that your brain will continue to expand. So that it would be enriched with knowledge and therefore with the accompanying wisdom. Luke 12:23,
Did we read Ecclesiastes 1:13? I devoted myself to study and to explore by wisdom all that is done under heaven. So, ganun ang ginawa ni Solomon. And Luke 12:23, life is more than food, and the body more than clothes. So, yung katawan, hindi lang yung katawan eh. Yung katawan, instrumento para may marating yung nakatirang espiritu doon. Pagkatawan mo lang ang mahalaga sa buhay, you don't get it. That the body is only a tool so that the spirit that lives in it can evolve and can become the great spirit that it is destined to be. So, ganun din yung pagkain, buhay, hindi lang para kumain, ay buhay ka na. Tapos aantay ka ng umaga, pag umaga, aantay mong gumabi, pag gabi, inaantay mo mag-umaga, ganun na lang, naubos na lang yung buhay ng papaganon. We've got to go beyond the basics, we've got to go beyond survival level. Kaya kalaban po ng tunay na espiritualidad, ang sobrang karukhaan, ang sobrang kahirapan. Kasi very, very poor people are not able to move on because they're just too busy surviving. May narinig kong kanta ni Madonna, sabi niya, I will not go to heaven, I will not be an angel because I'm too busy surviving. Sabi nung kanta niya. There is some truth in it because when people are just too busy trying to survive, they will not be able to evolve into the refined personalities that they should be. Kaya kahit edad, nilalampasan para magkaroon ka ng lalong credibility. At kung bata ka pa at may credibility ka na, kailangan ipakita mo yon at lagi mong patunayan. Si Paul, ang kanyang payo kay Timothy, sapagat itong si Timothy isang batang-batang leader, 1 Timothy 4:12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. So hindi excuse na bata pa ako o kabataan pa lang ako, so pwede akong maging ganito lang. Sabi, kailangan malampasan mo agad yan, mag-graduate ka, kasi napakaiksi ng buhay, pero napakaraming dapat marating. Sa katunayan, even geographically speaking, napakaraming lugar na dapat mabisita, napakaraming pagkain dapat matikman, napakaraming librong dapat mabasa o masulat, napakaraming kaibigan na dapat maging kaibigan, makilala, makadaupang palad, maraming karanasang dapat maranasan. Pero kung umikot na lang ng umikot ang iyong buhay sa the same karanasan every day to the point that you're bored, then you are cheating God who created life. And sadly, you are cheating yourself. Ang buhay dapat laging may bagong nararanasan, may bagong nalalaman, at may bagong mga applications na nalalaman at naia-apply sa buhay. Another duty to life, beautify it. Make life lovelier, nicer, more pleasing to the body, to the soul, to the spirit. Diyan nga, magaling ang mga Filipino eh, magpaganda ng isang bagay, ng isang lugar. Pag nakakita ka ng isang babae na yung buhok niya, hindi lang tinalian, yung tali niya, may mga paru-paro, may mga bola-bola, umiikot-ikot, nagoglo-glo in the dark. Filipina yun. No, yung sari-sari ang nakalagay sa ulo. Hindi lang tinalian para huwag maggalawan yung buhok. Decorative pa, beautiful. Si Solomon, na napakatalino, anong ginawa niya? Ecclesiastes 2:4-8. I built houses for myself and planted vineyards. I made gardens and parks and planted all kinds of fruit trees in them. I made reservoirs to water groves of flourishing trees. I bought male and female slaves and had other slaves who were born in my house. I also owned more herds and flocks than anyone in Jerusalem before me. I amassed silver and gold for myself and the treasure of kings and provinces. I acquired men and women singers and a harem as well, the delights of the heart of man. So niya, name it, I had it. Ginawa ko. At hindi maliit na bagay na siya tinawag na matalino. Ang lahat dapat makita ng mata, tinignan niya. Ang lahat dapat matikman ng labi, natikman niya. Ang lahat dapat mahigaan ng likod, hinigaan niya. At hindi lang pa siya nabubuhay, mayroon pa siya mga singers. Ngayon, madali yan eh. Maglagay ka lang ng iPad, magpatugtog ka ng cassette dyan o video, may tugtog ka na. Pero noong araw, kailangan pa ng mga live orchestra, nilalagyan. Bakit po nilalagyan ng musika ang buhay? Kasi nagpapaganda yan. Bakit nilalagyan ng kulay ang buhay? Kasi nagpapaganda yan. That's why the eye is able to see many shades of colors. That's why we can appreciate various shades of temperature. Lamig o init. Merong gusto mo kinakain mo na maligamgam, pero merong gusto mo talagang nagbabaga sa init, merong gusto mong nagyayelo sa lamig. And all of that are experiences that human beings were designed by God to explore and to enjoy.
So beautify your life. Yung bahay nyo, maliit man, pagandahin. Ang gulo-gulo, ang dami-daming kalat, ang lihim lang yan, marami ka lang kahon. Paglalagay mo lahat sa kahon. Diba? Hindi nakasaburay-ray dyan sa bahay mo lahat ang bagay-bagay. No? Hindi yung ang gulo-gulo. Hindi kailangan ka maging mayaman para maging maganda ang kapaligiran. Nakikita natin kung minsan kahit mga dukha ng mga tahanan, mga lata-lata, nilalagyan ng konting bulaklak, namumulaklak, gumaganda. Beautify your life. Decorate your life. And you know, one of the best decorations of a house are the good friends that visit it. Yung maganda yung nadadalaw ka, dumadalaw ka. Beauty means balance, symmetry, harmony. Mamamahay na rin lang kayo, linisan na, gandahan na. Magbibihis na rin lang kayo, gandahan nyo na. Kahit naman anong pagsamasamahin yung kulay, pwede. Pero ba't hindi nyo lagyan ng harmony? Pwede namang iplano yan kahit kukunti ang damit ng tao. Tingnan nyo yung kulay na bagay sa inyo at yun ay pagsusuot ninyo. Hindi yung kuminsan na pagkakamalaki naglalakad na kortina. O sa lalaki ng checkered, akala ng mga tao, bintana kayo. Sa kailangan, tinitingnan mo, maganda ba to sa akin? Bagay ba to sa akin? Kailangan ay pinapaganda. Hindi lang kasi yun for you to feel good eh. You also minister to others kasi nagagandahan sila sa nakikita nila. It is our ministry to beautify the environment and we are parts of that environment. Lalaki, babae, walang gender issue yung kagandahan. Kaya nga napakaganda po ng wikang Tagalog kasi sa atin yung ganda, pang lalaki tsaka pang babae din yan. Sabi natin, magandang lalaki. Di ba? Ganda din ang tawag natin. Hindi natin hinahati sa gender yung beauty. Because sabi nga ni Mrs. Marcos, a man who does not love beauty is only half a man. Dahil siyempre, kailangan nag-a-appreciate ka niyan. Another duty to life is to love it. Are you in love with life? Nagigising ba kayo sa umaga sa sabi niyo, I love my life? Mahihiga ba kayong, I love this bed? Kakain ba kayo, I love this plate? O eto na naman, dito na naman ako kakain sa gasgas na plastic na ito. Eh, ba't hindi kayo magpunta ng magandang-gandang plato? O ang dami yung magagandang plato, inaanay doon sa estante, tinitira ng mga bubuyog at kagamba. No? Kailangan gamitin nyo yung mga magagandang bagay na yan. You should love life. Huwag yung gutay-gutay na ang inyong mga tuwalya, tapos ang gaganda, nakatago. Aanin nyo yun, di ba? Kailangan gamitin yun. Meron naman kahit tayo hindi mayaman, meron tayo niya magagandang tuwalya, mga pang-derby na mga bedsheet. Gamitin ninyo yan. Kasi pag pinagagamit nyo yan, nakita ng Lord na magagasgas na, makukulangan na, papalitan niya. Kaya kung minsan hindi pinapalitan, hindi naman ginagamit eh, nakareserba. May reserba ka pa, gamitin mo, subukan mo ang Diyos. Kasi alam nyo kung bakit. Ang Diyos mahilig sa maganda. God is God of beauty. Titingnan mo ang nililikha niya, mga bato, ang mga dahon, ang mga halaman, pati mga hayop, ang gaganda. Kaya napakalaking kasalanan na pangit. No? Ngayon, yung pangit, hindi sabihin natin ganito ilong mo, ganyan ang buhok mo, pangit ka. No, there's no such thing. Because all human beings were made by God. So, anuman buhok mo, tuwid o kinky, lumalakad man yung suklay pag inilagay mo, ayaw lumakad. Pag may pumasok na insekto sa loob, di makawala. Maganda ka pa rin dahil Diyos pa rin ang gumawa ng kulot na buhok. Ang point lang, maganda ba yung gupit mo? Bagay ba naman yung ginagawa mong ayos sa iyong sarili? Hindi pinag-uusapan yung height. Anong ginagawa mo sa katawan mo? Pinapabango mo ba yan? Pinapakinis mo? Love life. Kaya alam niyo po, kitang-kita niyo pag ang isang may bahay ay ganado. Pati ang niluluto niya, iba. May mga konti pang dekorasyon. Hindi ba sa inihagis na yung tatlong tuyo doon sa, para nakakross-cross na tuyo doon sa ibabaw ng mesa, wala ba lang ka-arte-arte? Pero pag ganado ang tao sa buhay, pati kamatis, inihiwa niya na maganda, naka-arting ganon. Nakakita niyo na ba nakakain kayo kumisa nung tinanggal niya yung takip, nakakaantok ang itsura ng ulam. Then, paano yung ulam ito? Wala namang ka-arte-arte sa buhay. So, love it. Romance life. Romance life. Napakahalaga na ang buhay natin pinapaganda. Do not hate life. Do not dislike and demean life. Do not be rude to life. Alam niyo po ba na yung buhay ay may buhay? Kaya nga buhay siya eh. So kung tayo ay magaspang sa kanya, rude tayo, dinaramdam niya yon. Kung yung buhay ay ating pinababayaan, hindi pinapansin, dinaramdam niya yon. Kung hindi natin inaalagaan at pinapaganda, pinagdaramdam ng buhay. At kung yung buhay mo ang nagdaramdam, ano mangyayari sa buhay mo? Kaya kailangan we romance life. Ecclesiastes 6:3.
A man may have 100 children and live many years, yet no matter how long he lives, if he cannot enjoy his prosperity and does not receive proper burial, I say that a stillborn child is better off than he. So nakita niyo po ang mga particulars itong si Solomon hanggang 1,000. Sabi, kailangan maganda ang 1,000. Yan ang last statement ng buhay mo. No? Kailangan, pinaplano mo rin yan. Dahil gusto mong igalang, maging yung katawan mo na iniwan sa bandong ibabaw. No? Kailangan na inaayos ang buhay, binibigyan mo ng dignity. Kung paano ka uupo, paano mo ginugupit ang iyong buhok, paano mo inilalagay ang bag mo. May mga bag na parang nagtutok na sa lahat ng dumig, kung saan-saan na lang inilalapag, walang galang sa bag. No? May mga gamit na gas, kasi hindi ginagalang, hindi nililinis. When you love life, life will love you back. May buhay ang lahat ng bagay. At kahit pasabi mo mga bato, mga bakal-bakal na walang sariling buhay, Diyos ang may bigay noon at Diyos ay nagdaramdam. Kung ang mga binibigyan niya ay pinapabayaan lang, kayo ba? Kung may ibinibigay ka sa mahal niyo sa buhay, tapos hindi inaalagaan, hinahagis-hagis lang dyan, di ba naghihinanakit kayo? Eh ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng tinatangkilik natin, meron kayo isang leather bag, nakikinis-kinis yun ba? Napupunas-punasan yung manlang ba yun? Di ba? Yung bahay ba naman natin, inaayos-ayos natin. Napakahalaga. Psalm 90 verse 12. Teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Anong hinihiling dito sa panalangin? Turuan niyo po ako, Panginoon, na bigyan ng katuturan ang bawat araw ng buhay ko. Love life by not wasting time. Love life by getting the most out of time. At dyan po tayo lahat pantay-pantay, mga kapatid. Lahat ng tao, take to 24 hours a day lamang. Take to 7 days a week. Bakit dumadaan ko minsan isang semestre na merong isang estudyante na magiging fourth year na siya, pero ikaw na isang estudyante, second year ka pa rin. Pareho kayong dinaanan ng semestre na yun, ha? Bakit dumadaan ang mga panahon, 7 taon na yung inyong kapitbahay, may aanihin na siyang atis? Kasi nagtanim siya 7 years ago. Ikaw na walang itinanim, titingin-tingin ka lang sa atis niya. Pareho kayong dinaanan ng 7 taon. Pare-pareho po tayong dadaanan ng 5, 10, 15, 20, so and so on na mga taon. Pero may nangyayari ba sa mga taon na dumadaan sa ating buhay? Nadadagdagan ba tayo ng kaalaman? Dadagdagan ba tayo ng wisdom? Mas bumubuti ba ang ating puso? Mas bumabait tayo? Mas rumurunong tayo? Yun ang napakahalagang mangyari sa buhay. Love life and live it. Yung buhay, dapat ipamuhay. Go gladly through the motions of living. Ano ba yung mga motions of living? May mamamatay, may mauospital, may ooperahan, may dadalawin, may mangungutang, may sisingilin, may babayaran, may papakinggan, meron kang sasabihin. These are the motions of life. The activities and the rituals, both great and small, of living. Kakain ka, maghuhugas ka ng plato, mamamalengki ka, ililigpit mo mga pinamili mo. These are the motions of life. Ginagawa nyo lang ba yan dahil dapat gawin? Ginagawa na rin lang, mga kapatid. Enjoy it. Naghihiwa na rin lang kayo ng manok. Diba? Alam mo yung nag-i-enjoy humihiwa ng manok, walang nababaling buto sa hita. No? Dahil alam niya kung saan niya hihiwain. In fact, gaganon lang na kamay niya, bali ang buto. No? Ah. Pero yung mga ibang tusok-tusok yung buto, durug-durug, wala yata sa mudang nagputol lang manok na ito. No? By the way, ang galing ng mga Pilipino magputol ng manok, ha? Meron isang batang lumaki sa Amerika nung nagbalik bayan dito, sabi niya, I didn't know that a chicken could be cut up so many pieces. Talaga ganyan dahil maraming kakain. No? Naparami talaga ang manok. Daig ng mga ginang dito sa Pilipinas, sa mga surgeon. No? Pagpaparami ng ulam. Pero ayusin mo na yan. Ayusin mo na, dadabog-dabog ka. Enjoy every minute. Because if you work for 1 hour or 2 hours, may nililinis ka, hinuhugasan mo yung mga balat ng talaba, o kung ano man yun, at nagdadabog ka, nainis ka, kapatid, ikaw nalugi noon dahil may dumaan na isang oras na hindi mo na-enjoy at hindi na babalik ang oras na yun kahit kailan. Kaya lagi kong sinasabi sa mga bagulang ng mga bata, enjoyin nyo na mga anak nyo. Yung para kayong puno na lagi sinasampan ng anak nyo, pagdating ng araw, niayon niyang makita kayo kasama sa mall. No?
So habang laging nakasama, isama ng isama, laging pabuhat ng pabuhat, buhatin. Hindi laging ganyan yan. Dumadaan ang panahon. Mabuti na yung walang pinagsisisihan. Ecclesiastes 9, 7 to 10. Go eat your food with gladness and drink your wine with a joyful heart. For it is now that God favors what you do. Always be clothed in white and always anoint your head with oil. Enjoy life with your wife whom you love all the days of this meaningless life that God has given you under the sun, all your meaningless days. For this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the grave where you are going, there is neither working nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Sabi niya, gawin mo na lahat. Gawin mo with feelings. Mag-aayos ka ng bulaklak. Sinaksak mo nalang bigla doon sa baso yung mga bulaklak. Gandahan mo. Diba? Magtitiklop ka ng kumot, hindi tapantay-pantay yung mga sulok. Gandahan mo. Isasalansan mo ang mga tuwalya sa cabinet. Gandahan mo. Sabi ko noon, para lahat ng ginagawa mo, meron kang satisfaction. Tuwang-tuwa ka. Nag-enjoy ka sa buhay. Do not just exist. Live. Have a life. Have excitement. Have passion and feelings. Yung kakain kayo ng sopas, ang lamig-lamig. Mas gano'n na ba kahirap initan yan? Lagi na lang, huwag ka na magdagdag ng hugas yung plato. Dito tayo kakain sa tansan. Ano ba naman, napakahirap namang kumain sa tansan. Tapos ang chopstick mo, toothpick. Para madali ang paghuhugas. Mano bang humabahaba ng konti ang paghuhugas nyo? Nag-enjoy naman kayo sa maganda nyong hain. Lagyan ng kulay ang buhay. Yung mga ganong tao, pag nananaginip sila, alam nyo, black and white ang panaginip. Dahil walang buhay eh. Go gladly through the stages of life. Nagiging bata tayo, nagiging kabataan, nagiging young adult, nagiging mga senior, lahat yan maganda. Kung tayo tumatanda na, don't hang on needlessly to youth because there is enjoyment that is unique, no? To those who are advanced in years. 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. So may panahon ng lahat. May panahon. Hindi ikinakaila yung edad. Lalo mga Kristiyano, magunos dili kayong birthday. Ilan taon na po kayo? Hindi masabi pag above 50. Dapat very, very gladly you say. Dahil maraming tao hindi nakakaedad na namamatay na. So bawat edad na nadadagdag sa isang buhay ng tao, pinagdiriwang yan, ipinagmamalaki. No? Ipinagpapasalamat. Hindi inililihim. Bakit nakakahiyang umedad? This is foolishness. We should be grateful. Every added year is grace from the Lord. Job 14, 1-2, man born of woman is a few days and full of trouble. He springs up like a flower and withers away. Like a fleeting shadow, he does not endure. Nakita nyo ang pagpapakita ni Job kasi noong mga panahon na yun, may problema siya eh. Sinya ko, buhay, mahirap yan, maiksi, sasandali. And it's true. Bakit ngayon sasayangin ang sasandaling buhay? So be a child, be a youth, be an adult, all in its right time. And another duty to life, which is very much related to what we're saying, is enjoy it. Hindi ko mo ang isang tao ay makadiyos, eh ayaw niya mag-enjoy. Ito ang dapat ituwid. Akala naman ba, pag religyoso ka, walang enjoyment. Puro mga parusa sa sarili, puro pag-aayuno, puro pagtitiis, puro pagtitipid. Enjoy life. Ecclesiastes 8:15, so I commend the enjoyment of life. Because nothing is better for a man under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany him in his work all the days of the life God has given him under the sun. Remember, nagsasalita si Solomon na nagtrabaho, ha? Sabi niya, I planted vineyards, I made orchards, I made reservoirs, I made houses. Kaya din siya nag-enjoy ng pagkain niya, ng pagpapahinga niya. Pero kung wala kayong ginagawang ganun, tapos puro enjoyment, hindi rin yan balance. Enjoyment is earned. Ecclesiastes 10:19, a feast is made for laughter and wine makes life merry. Sabi ganun, magpakasaya kayo. Basta hindi nyo nililimot ang Diyos.
Sabi niya, oh, young man, enjoy your life. Just remember that you will face God and you will give an account. Ibig sabihin, huwag mo kakalimutan na may Diyos, nag-enjoy ka, it's from God, pero be responsible for the kind of enjoyment that you have because there's going to be accountability also. Life is far from perfect. Don't cry over spilled milk, sabi nga nila. Marami na siguro kayong gatas na naligwak, juice na natapon. Baka naman hanggang ngayon, ipiniiyak nyo pa, tama na. Merong nasayang, pinanghinayangan nyo sandali, tapos tama na, get on with life. Tama na mga sisihan, tama na ang panghihinayang, yung mga if only, if only, if only. Tanggalin nyo na sa inyong lengguwahe, mga kapatid, yung if only. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, yung mga ganyan, if only, pinag-aral ako. Eh, hindi ka nga pinag-aral eh. Anong gagawin mo? Magungungoy-ngoy ka buong buhay. Hindi kung gusto mo, mag-aral ka ngayon. Ngayon, kung hindi, eh, gumawa ka ng ibang magagawa. Huwag ka laging sisihin yung magulang mo. If only mayaman kami. If only 5'10 ang height ko. If only maputi ako. If only ganyan. Walang mangyayari. Palitan natin yung if only ng napakaganda lalong two words. Next time. Sabi niyo, next time. Kung sayan, kung ikaw ba naman, ginawa mo, next time. Eh, dapat ganito ginawa mo. Eh, tapos na mo. Next time, we'll do it. Maganda yan. Dahil meron namang next time eh. Do not wallow in misery. Do not be possessed by regrets. Tama na ang panghihinayang at lalong-lalo na tama na ang pagsisisi, pagsisisihan, paninisi sa kapwa at sa sarili. Do not be possessed by sadness. Do not be possessed by mourning and fear because all of this will rob you of your happiness. Kailangan yan, sisihan natin at natin. Lahat ng mga nasayang na noon, nasayang na, pero habang lagi niyong iniisip, patuloy pa rin nagiging sayang. So dapat ibahin ang attitude. Be free, be reachable, be available. Because the enjoyment of life is usually amplified when it is shared with others. Kaya dapat reachable ka rin. You allow people to reach you and you reach out to people and you're also available. Time is one of the greatest gifts we can give to people and to ourselves. Napaka-importante. Tigilan nyo ng mga kapatid yung may patay, tinatamad kayong pumunta. Pagkatapos ting makikita nyo yung namatayan, 5 taon ang napakanda ulit-ulit, pinapaliwanag nyo pa ba't di kayo nakapunta sa lamay. Diba? Yung may kasal, tinatamad kayong pumunta. Pumunta na lang kayo kaysa yung kutakot-takot na excuse ang ibibigay mo, ipinaghinanakit pa nung tao, nung yumaman, di ka nabalatuhan kasi wala ka nung kasalan. No? So, yung mga katamaran ko minsan, naranasan nyo na ba yan na gusto nyong pumunta pero tinatamad kayo? Pero nung nagpunta na kayo, nung pauwi na kayo, you were glad you did it. Because you know you did the right thing. Nakiramay kayo, dumalaw kayo sa may sakit, nakipaglamay kayo sa may patay, nakipaglibing kayo, sumama kayo sa party. Sino nga ba naman na interesado sa mga debu-debu na yan na nakakaantok na yung 18 roses at 18 candles? Gusto mo nang sabay-sabay nyo nang ibigayan ang matapos. Dahil yun lang naman debutant at yung nanay niya nag-e-enjoy, lahat ay bagot na bagot. No? Pero, umatian na rin kayo kung wala rin lang kayong gagawin sa bahay at nagmumukmuk lang kayo doon. Napakaraming kalungkutan nangyayari dahil ang dami nating free time. So, punuin niyo ang buhay niyo ng mga activities. Pagtatanim din yan, yung gumagawa ka ng mabuti, umaattend ka ng mga ganon, pagtatanim niya ng mabuti. Hindi ka man umani, nakapagpasaya ka ng kapwa, natuwa din ang Diyos sa'yo. So, huwag na kayong iwas ng iwas sa mga lakaran. Pag kami mga namamatay na kamag-anak, lalo ang mga magkakapatid, may mga edad at kani-kanyang pamilya, hilihilian kung sinong pupunta. O ikaw ang pumunta, namatay na si Auntie Kikay. Ikaw na, ako na nagpunta kay Chu Apeng. No, nagtituro-turuan pa. Ba't di nalang kayo magpunta lahat? Kasi asaya din namang reunion yung lamay eh. No? Pag nandun ka na rin naman, mag-e-enjoy ka na rin. Pero paano ka mag-e-enjoy kung kagalit mo yung hipag mo, kagalit mo yung pinsan mo, kagalit mo yung kaiskwela mo nung grade 6 dahil siya ang naging most cheerful. Naagaw sa iyo ang medalyang lata. So yung mga dapat bagay sa iyo ng mga tapos na, tapusin na yan. Get on with life and enjoy what else remains of it. Another duty to life, multiply it. Paramihin. Physically, life must be multiplied. Utos siya ng Diyos. Genesis 8:17, bring out every kind of living creature that is with you. The birds, the animals, and all the creatures that move along the ground so they can multiply on the earth and be fruitful and increase upon it. Genesis 9:7, sabi kay Noah, as for you, be fruitful and increase in number. Multiply on the earth
and increase upon it. So you multiply physically, but very importantly, we multiply essentially. We multiply, magnify the essence of life, the spirit of life. And you multiply life in terms of fruits and production, in terms of works and meaning. Dapat lalong nagkakaroon tayo ng halaga, marami tayong nagagawa, marami tayong napoproduce. Kumisan ay kinakalungkot ko po sa mga Philippine products. 20-30 taon na ang lumipas, itong kaong na ito para ko mabuksan, kailangan ko pang initan sa kalan yung takip niya, makipagtunggali ako sa takip, gumamit ng liyabe, gumamit ng kung ano-ano para ko makuha yung laman na kaong na lasang preservative. Ang kaong, ang makapuno, ang natadiko ko pare-pareho ng lasa. Walang product development. Napapansin niyo ba yun? Pag pumunta kayo sa pangkasinan, yung bibili niyo yung tupig o yung bibili niyo diyan na kung ano, nakabalot pa rin sa dyaryo hanggang ngayon. No? So, hindi na ba mai-improve ang packaging yan para maging world-leading, world-class man lang? Bakit walang development na ating mga produkto? Papangit pa nga yung iba, yung dating bukayo, na nyogang nakakain mo ngayon, kusot na yata yung laman. Umaatras pa. Pero alam nyo, sa tao nangyayari rin yan, ano ba naman itong taong to? Nung huli ko itong makita, wala itong topic kundi yung asawa niya. 3 years later, asawa pa rin niya ang topic. Wala nang iba. Yung ang repertoire mo, napaka-limited. May mga tao po ganyan, ang tatlo lang alam na topic, ang kanyang asawa, ang kanyang apo, at ang kanyang mataas na blood sugar. Napakalaking pagdurusang makatabi mo ang taong ito kahit sa ang lupalop ng mundo kasi yun ang topic nyo. Wala nang iba. So pansinin niyo mga kapatid, baka kayo yun. Yung iniiwas-iwasan na kayo ng mga tao dahil pag-uusapan na naman namin ito, yung cholesterol niya. Yung, wala nang alam na topic kundi ganyan. Kailangan pinapalaki ang mundo, pinapalaki ang repertoire, pinapalaki ang performance mo para mas enjoy ang mga tao, mas enjoy ka rin. Isaiah 54:2, enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. Ang ganda ng metaphor tungkol sa tent. Ang pinag-usapan yung lubid na humihila doon sa mga gilid ng tent at yung mga tukod niya na nandun sa gitna para huwag matumba yung tent. Sabi, tibayan mo yung tukod, habaan mo yung mga tali, haltakin mo yung mga tent mo. In other words, palakihin mo ang iyong mundo. Kung di nyo ma-spell nung araw yung Mississippi, 20 years later, hindi nyo pa rin ma-spell. May problema kayo sa buhay. Diba? Insecure kayo sa pronunciation ng mga nakikita nyo sa mga French menu sa restaurant. Diba? Hindi nyo alam kung ano ba ito, order of verse ba ito? Hindi natin alam, order pala ito o kung ano man. Ba't di nyo pag-aralan? Kabisohuduhin nyo mo lang, hindi kayo kailangan magkabisa ng more than 20 French words, mabubuhay na kayo sa restaurant. Diba? Pero langit na lang, hindi ko alam ito i-pronounce, ayokong pag-usapan yung mga bagay na yan. Marami mga Kristiyano hanggang ngayon, akala nila yung Titus Relo. So, paano ba yan? No? Akala nila si Sodom and Gomorrah are lovers. As in Romeo and Juliet. 20 years ago, excusable yan, sister. Pero kung hanggang ngayon, ganun pa rin yung utak mo, napakalaki ng pandarayang ginawa mo sa buhay. Kasi hindi ka umasenso. No? Do more. Plant more. Stretch yourself. Kasi kaya. Nakakakita ba kayo ng mga gymnast? No? Misan tuwan-tuwa ka na, may dala kang platito, hindi nahulog. Pero nakita nyo ba yung may mga 5 platito pinapaikot na ganyan, tapos meron pang mga laman na chandelier yung platito? Tapos nakasakay pa siya sa bisikleta, ang iisa ang gulong, habang namimisikleta siya sa alambre. Nagagawa ng tao, ba't di mo magawa? Ibig sabihin, nagagawa yan. Pag nagagawa yan ng iba, nagagawa ng lahat. Kaya lang, nag-train siya, nagbuhos siya ng panahon. Kaya huwag na tayo patuloy na magkubli doon sa mga hindi natin magawa. Gawin nyo. Pag-aralan nyo. Yung mga iba, tumanda na lang, tuwing mayroong party sa tabi ng swimming pool, hindi ako marunong lumangoy. Parang 10 years ago, nung reunion natin, di ka na rin marunong lumangoy. 10 taon ang lumipas, di ka wala nag-aral lumangoy. At magkikita pa tayo kung sakaling bubuhayin ka pa ng Diyos ng 10 more years, hindi ka pa rin marunong lumangoy, lulunurin na kita niyan. Wala kang asenso sa buhay. No? Kailangan umaasenso ang tao. Yung hindi natin mapagtugmatugmang subject and predicate. No? May S ba o wala yung verb? Absent ka kasi na tinuro yun. Ano? So, pag-aralan, nasa libro naman eh. Yung hindi kasi ako marunong magluto ng dinugan,
Hindi ako kasi marunong magluto ng potsero. 3 years ng excuse yan, hanggang hindi pa rin marunong magluto. Dapat palakihin ng utak. Another duty to life is to restore it. Life will have pains and sorrow. Life will have mistakes. Life will have falls and damages. Ang dapat ginagawa ng tao is to keep restoring life. Laging may sira, dapat laging nire-repair. Yan, nakita niyo yung bubong ng bahay, hindi naman uubusan ang tulo niya na. Pag natapos na yung tulo doon, dito naman, o doon naman, dyan naman. Pero gawa ka ng gawa kasi nagkakaroon ng mga bagong tulo eh. Linis ka ng linis kasi nagkakaroon ng bagong dumi. Sulsi ka ng sulsi, nagkakaroon ng mga bagong pilas ang damit. Ngayon, ganoon din ang ating emosyon. Ganoon din ang ating espiritu. Nagkakaroon ng mga bagong kabiguan. Nagkakaroon ng mga bagong kasalanan. Nagkakaroon ng mga bagong kakulangan. So, anong gagawin mo? Keep restoring, keep restoring, keep restoring. Because life is really like that. Psalm 103 verse 14, God knows how we are formed. He remembers that we are dust. Diyos man, naaalala niya, alabok nga pala ang tao. So, hindi ka na rin laging pinaghahanapan. Pinagpapasensyahan ka, pinapatawad. Ganon din dapat ang ating policy sa ating sarili at sa ating kapwa. Kung nakakasala, ihingi ng tawad sa Diyos. At kalimutan na, tama na. 1 John 1:19, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Mga mag-asawa lalo na, sigurado magkakaroon ng pagkukulang asawa nyo sa inyo. Ang nagtatagal lang, yung nagpapatawaran. Nagpatawad kayo. Kung nagkamali yung asawa nyo, talaga namang makapilas-pilas ng pusong pagkakamali. No? Parang gusto niya na talagang uminom ng lason, tumalon sa dagat, pasabugin ng lahat ng granada sa loob ng inyong tiyan, sa sama ng loob nyo. Ano magagawa nyo? Nangyari na. Lalo tumihingi naman ng tawad, patawarin nyo na. At kung pinatawad nyo na, huwag nyo na ungkatin. Tapos na. Tama na. Get on with life. Yung minsan kayong nasaktan, tama na. Pero ito yung inuungkat nyo yan, ito yung hinuhuka nyo yung bangkay ng nakaraan, masasaktan kayo muli. Gusto nyo yun? Lagi nasasaktan? Let's forgive. Because we also need forgiveness from God. Pick up the pieces. Stand up. Rise whenever you fall. Nasunog ng asawa nyo, bahay nyo. Eh, sorry. Tumira muna kayo sa bahay ng posporo. Tupperware na malaki. Anong gagawin nyo? Papatayin nyo siya. Di nawala na kayong bahay, nawala pa kayong asawa. Doble nawala. Nangyayari yan eh. Damay-damay tayo. Yung mga mahal mo sa buhay, may gagawin pagkakamali, sinasadya man o hindi, nadadamay ka. At ganun din naman eh, may gagawin din tayo, madadamay din yung iba. Part of life. So sabi ni Solomon, be wise. Learn how to live. Kaya sabi niya, enjoy, enjoy, enjoy. Kasi sabi niya, may mga moments, kahit gusto mo, hindi pwede mag-enjoy. May mga moments, gusto mong kumain na masarap, wala kang pera. So pag may pera ka, may gana ka, kumain ka na. Kumisa naman, may gana ka, wala kang pera. Kumisa, may pera ka, wala kang gana. Pag nagtagpo yung dalawa, fiesta. Eat. No? Sabi ko noon, pagka nagkataon na masasaya kayo lahat, mag-enjoy kayo, magsaya kayo. Hindi yung ito yung asawa mo, sayaw tayo, darling. Ayoko, ayoko, ayoko sumayaw, ayoko sumayaw. Mag-aral ka sumayaw. Huwag kang killjoy sa buhay. Ayoko na, ayoko. O kaya, pakakantahin ka, kanta ka. Ayoko, ayoko. Nung mahawakan ng mic, ang ikalabing pito ko po kaawitin. Hindi na maawat. No? Huwag kayo laging pakipot ng pakipot. Ayaw ng ayaw, ayaw sumali. Akala mo mababawasan ng dangal, bababasa dambana kung gagawa ng mga kabaduyan sa buhay. Do this. Life has so much breadth and width and length that it must be enjoyed. Allow yourself to be restored and allow others to be restored as well. I think one of the great achievements of life is this. How many lives you help restore? How many lives you allowed to be restored through your cooperation and forgiveness? Yan ang mga medalya ng buhay. Ilan ang nakabangon dahil pinayagan nyo? Ilan ang nakabangon dahil ibinangon ninyo? Napakasayang achievement yan sa buhay. Be changed. Be restored. Be reinvented whenever needed. No?
live the phases of life, and live many lives, many roles, many times. Kung meron po tayong mga ugali na nagpapabawas sa atin para ma-appreciate yung life, sabi sa Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Kumisa kasi biktima tayo ng maling pagpapalaki. Pero pag na-realize natin ang mali yun, di talikuran natin yung mali na yun, itama natin ating buhay. Lalong-lalo kung may ugali kayong mahirap kayong makasama, may ministration kasi tayo sa kapwa eh. Kumisan, enjoy na enjoy yung pamilya yun, nakikita yung mukha nyo, pagkahaba-haba. Pati enjoyment nila nababawasan. Ikakasal yung anak nyo, naninimangot kayo dahil ayaw nyo sa manugang nyo. Diba? Hindi naman kayo magwawagi, huwag na kayo nakikipagkonte sa manugang. Hindi kayo magwawagi, promise. So makikooperate na lang kayo. Be wise. No? Kaya napakahalaga na natututo tayo sa mga karanasan ng mga nauna sa atin. Alam nyo na si Tia Beke ninyo, inaway ng inaway yung manugang, pati anak niya, lagalit sa kanya, tapos gokopihin nyo na naman ngayon yun. Yung mga manugang naman, alam nyo na nahihirapan yung asawa nyo dahil ayaw nyo maging submissive sa nanay niya. Marami na kayong nakitang ganun, kukopihin nyo na naman, nagiging impyerno yung buhay nyo. Hindi naman tayo kinakapos sa mga halimbawa sa paligid natin. Bakit kinukopya pa natin yun? Yung mga magulang na saksakan ng dadamot sa anak, saksakan ng mga susungit, nakita na natin na masasamang effect. Tapos kayo na naman, inuulit nyo na naman yun, sungit-sungit nyo na naman. We should learn from many lives that are lived around us so we can save on the tears and the agony. Be transformed by the renewing of your mind. Mga kapatid, kung honest po tayo, tayo mismo ang nakakaalam ng mga pangit nating ugali. Lahat ng tao may masagawang ugali. Ang totoo nga, isa yan sa mga katotohanan ng buhay na maraming tao talaga masama ang ugali kesa sa mabuti ang ugali. Diba? Ngayon, ang tingnan natin, masama ba yung ugali ko? Ano ba yung masama sa ugali ko? Paano ko ito ayusin? Huwag natin laging tingnan yung ugali ng iba. Sabi nga, tapat ko, linis ko. Diba? Ugali ko, bago ko. Hindi ako Chinese ako. So, ang point is, tapat ko, linis ko. Di ba dapat yun? Ang dali-daling maisip yun. Nakikita natin, ang dami-dami yung mga Chinese Filipinos umaasenso sa buhay kasi masisipag. No? Tapos ang gusto naman ng iba ngayon, hold upin at kidnapin dahil umasenso. Eh, ang sisipag kasi. Tapos ikaw tatamad-tamad, tapos gusto mo umasenso ka. Learn from many people. Kung may hinahangaan ako sa mga Filipino-Chinese, sipag talaga. Most, ha? Hindi naman lahat, pero kadalasan talaga magaling. Masipag, matyaga. Kaya may nararating sa buhay. Hindi pag may konting pera, party, may konting pera, gastos. Kailangan maraming tayong production. What else do we do with life? Share it. Share life. Share livelihood. Share food and good things. Share blessings. Hebrews 13:16, and do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifices, God is pleased. Damihan mong tanim mo para marami kang maipamigay na bunga. Galingan mong hanap buhay mo para marami kang maitulong sa mga nangangailangan ng tulong, hindi lang para sa sarili. 1 Timothy 6:18-19, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age. So they will take hold of the life that is truly life. Share. At ikasampu, gawin kaya natin 20. Pero sampu na lang muna. What do you do with life? Sanctify it. Make it holy. Dedicate it to God. Dedicate your life to a high calling, to a noble purpose. Hindi lang basta mabuhay at mamatay at mailibing, magkaroon ng katuturan sa kaharian ng Diyos. Magkaroon ng halaga sa tingin ng Diyos at ng kapwa. 2 Timothy 2:21, if a man cleanses himself from ignoble use, he will be an instrument for noble purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Kung ang tao lang daw ay tatalikdan ang walang kakwenta-kwentang uri ng pamumuhay at lilinisin niya ang kanyang sarili mula sa karumihan ng walang kalatoy-latoy na pamumuhay, siya ay gagamitin ng Diyos para doon sa mas mga makabuluhan na uri ng pamumuhay. So there's a cleansing that we must do. There's a departure that we must do from ignoble use. Yung walang kakwenta-kwenta, nagkakaroon ng kwenta kung ating itatalaga sa Diyos.
1 Peter 1:15, "But just as he who called you is holy, so be holy in all you do." In Galatians 2:20, "The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me." 1 Corinthians 10:31, "So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God." Huwag kakalimutan ng Diyos sa equation. So kahit ka pala kumakain, umiinom, nagsapasarap, you can still glorify God. Hindi masama yun. Lalong-lalo kung nagsishare ka. Kakain ka ng masarap, nagsishare ka sa kapwa. Kakain ka sa restaurant, napakasawa kayo buong pamilya, o order ka ng isang putahe, ibigay mo sa waiter, nang iwi niya sa pamilya niya. O order ka ng ibang putahe, iabot mo dun sa mga makita mo sa daan na hindi kumakain. You glorify God by having good food. Kasi hindi mo lang sinarili. Marunong ka mag-share sa buhay. Napakahalaga po to sanctify our lives. Ang buhay ng tao galing sa Diyos, babalik sa Diyos, kailangan nagbibigay luwalhati sa Diyos sa anumang ginagawa natin. So give to life, and it will give back to you. Love life, and it will love you back. Enjoy life, and let your life enjoy you. Diyos namin sa langit, salamat po sa buhay. Salamat po sa maraming pagkakataon na kami ay magkaroon ng kahulugan. Salamat sa maraming bagay na maaari naming malasap, maranasan, ma-enjoy sa buhay na ito. Patuloy mong iwakas ang aming isip, Panginoon, kung naghahadlang kami sa sarili namin at sa kapwa namin para mas maging maganda ang buhay nila. Turuan niyo po kami. Napahalagahan ang buhay na ito. Bigyan ng kahulugan, kabanalan, kasiyahan. Malasap namin ang dapat lasapin ng isang taong tumatanggap ng regalo ng buhay mula sa inyo. Pakita niyo po sa amin ang aming mga asal, ugali, mga attitude, Panginoon, nakakahadlang para ang buhay ay maging maganda. Bigyan mo kami ng bukas na mata na ma-appreciate namin ang aming kapwa, Lord, na nag-aambag ng malaking bagay sa aming buhay. Turuan mo kami, Lord, to show gratitude to people who are instrumental for us to have a better life, better attitude and points of view. Maging mapagpasalamat kami sa inyo at sa mga kasangkapan nyo na nagpapaganda ng aming buhay. Humihiling kami, Panginoon, na siyasatin niyo po kami ngayon. Mga kapatid, habang lahat ay nakayo ko, meron po akong mga taong naisip panalangin. Mga tao na sa tingin nyo ngayon, parang yung buhay nyo, parang hindi nyo maintindihan kung ba't kayo nabubuhay. Meron kayong confusion, parang sayang yung buhay nyo, hindi kayo nag-enjoy, parang may bara para yung blessing dumaloy sa buhay nyo. Parang hindi nyo makita yung magandang dahilan para mabuhay. Kung merong ganito ang kalagayan ngayon, ipapanalangin natin, tumindig kayo sa kinalalagyan nyo at hihingi tayo sa Panginoon ng kaliwanagan, hihingi tayo ng kapangyarihan, hihingi tayo ng pagpapagaling ng ating mga ugali, mga espiritu. Kung meron nagsasabing, "Lord, I want more meaning in life. Mas gusto kong magkaroon ng kahulugan ng buhay ko." Praise God. Para mga tumatayo na humihingi sa Panginoon ng direksyon, gusto ko pang magkaroon ng kabuluhan ng buhay na ito, higit sa nalalanasan ko ngayon, higit sa naranasan ko na, gusto ko pang maging mas makulay ito, mas maginhawa, mas mabuti, mas maganda, at mas banal, mas makahulugan. Kung meron po sa atin na meron kayong unhappiness about your life, and you don't want to be unhappy all your life, you don't want to be in this situation for long, this is the time to ask God. Hindi aksidenteng pinag-uusapan ang mga bagay na ito. You know, our God sets us free. Our God heals us. Sabi ng Panginoon sa John 10:10, "I came that they might have life and have it to the full." Kung sa palagay nyo ang buhay nyo hindi puno, ang laki ng kulang, tumayo kayo, hingi tayo sa Panginoon ng pagpapala. Blessing na mapuno ang buhay na yan. Hindi dapat na kulang yan. Hindi dapat na puro bigat yan. Hindi dapat na puro problema. Kasi ang buhay, regalo ng Diyos. Kung may tatayo pa, tumayo kayo. Hindi dapat ikinakahiyang tumatayo. Umihingi tayo ng tulong sa Diyos. Maganda yan. Nagpapakumbaba para bigyan ng Diyos tayo ng pagpapala. Sa pagtayo ng mga anak mong ito, O Panginoon, kayo lang at ang may katawan ang nakakaalam ng dahilan ng pagtayo. Maaring ang kayo lang at hindi nga alam ng may katawan kung bakit may kulang ang buhay. Panginoon, alang-alang sa iyong anak na si Jesus. Alang-alang sa kanyang mga sugat na tinamo, alang-alang sa kanyang dugo na tumigis, alang-alang sa kanyang paghihirap sa kalbaryo para sa amin, hinihiling ko sa iyo, Ama sa langit, hipuin mo ang bawat puso ngayon ay tumatayo sa iyong harapan. Una, bigyan mo ng kaliwanagan nang maunawaan kung ano ang nagiging hadlang sa kahulugan at kasiyahan at kagandahan ng buhay,
kung ano ang nakakalaso na nandoon na dapat tanggalin, kung ano ang mahalagang nandoon na dapat ilagay, kung ano ang sobra na dapat ay bawasan, kung ano ang kulang na dapat ay dagdagan. Ngayon din, Panginoon, sa sandaling ito, hinihiling namin hipuin niyo po ang puso, ang isip ng bawat isang nangangailangan ng kaliwanagan. Ipabatid niyo kung ano ang dapat gawin. Kung ano ang dapat tigilan, kung ano ang dapat simulan, kung ano ang dapat improvement pa. Hinihiling ko, Panginoon, alang-alang kay Jesus, punuin mo ang mga pusong ito ng kagalakan, ng kahulugan. Bigyan niyo po, Panginoon, ng kulay, ng saya, ng musika. Bigyan niyo, Panginoon, ng ganda ang mga buhay na ito. Kayo ang nakakaalam kung ano ang kulang na siyang magpupuno, ipagkaloob niyo, napakayaman niyo at di niyo ipaghihirap na tugunin ang pangangailangan ng iyong mga anak. At dinadalangin namin, Panginoon, ang mga kapatid na ito ay magkakaroon ng malinaw na isip, maiwasan ang mga dapat ng iwaksi sa buhay. At nawa, Panginoon, kung ito'y may kinalaman sa pag-uugali, ituwid mo ang aming mga ugali nang walang maging hadlang para dumaloy ang iyong pagpapala. Kung ito ay tungkol sa mga damages ng nakaraan, naging mahihiyain, nagkaroon inferiority complex, nagkaroon ng takot, nagkaroon ng phobia, nadala, nahirapan, pawiin mo ang mga sugat na ito, Panginoon. Papaghilumin mo ang mga sugat ng puso na iyong mga anak. At huwag ka mag-iwan ng anumang bakas. At nang sa ganun magkaroon ng isang panibagong buhay, bagong pasimula. Kung ang nagiging hadlang ngayong mga bagay, mga pananalapi, mga instrumento at gamit, lalo namang hindi kayo nagkukulang dyan, O Diyos. The earth is the Lord's and everything in it. So we ask you, Father, move your powerful, loving hand and provide your people with their needs. Pagbuksan nyo ng pinto, Panginoon, pagkalooban ng mga kailangan, paulanin nyo ang pagpapala, palakasin ng mga kahinaan, papagliwanagin ng mga kadiliman. At kung ito'y may kinalaman sa kalusugan, Panginoon, palakasin nyo ang katawan ng iyong mga anak, pati ang isip at emosyon. Pagalingin nyo ang mga karamdaman, Panginoon, at bigyan nyo ng ginhawa. Ano man yun, O Diyos, sa napakaraming maaring dahilan na nagiging hadlang para makita ang ganda ng buhay, maaring walang kaibigan, walang kapartner sa buhay, maaring may mga kasama na nagpapahirap ng loob, Panginoon, ano man ito, kayo ang magturo ng bawat hakbang na dapat gawin ng iyong mga anak upang mapalaya ang mga sarili sa iba't ibang mga piitan at mga kulungan na ito, upang malagot ang iba't ibang mga tali at tanikala na nagagapos sa iyong mga anak. Bigyan mo, Panginoon, ng sigla yung mga matatamlay. Ang mga mahihiyain, bigyan mo, Lord, ng self-confidence. At kung may mga mangmang at mga kamangmangan, punuin mo kami ng karunungan. Turuan mo kami, Lord, to be studious. Turuan mo kami, Lord, na mag-aral at nang sa ganun huwag kami maging bihag ng kamangmangan habang panahon. At bigyan mo ang Panginoon ng iyong mga anak na mga tutulong, magpadala ka ng mga tao at mga anghel na gagabay, tutulong, mag-aadya sa masama. At nasa ganun sa maikling buhay na ito na inyong ipinahiram sa amin, malasap namin ang lubos ang iyong pag-ibig. Madama namin ang iyong kabutihan at kami naman maipadama sa iyo ang aming pagsamba at maipadama rin sa kapwa ang aming pag-ibig. Panginoon, pagpalain nyo ang mga tumatayong ito. Buhusan nyo ng pagpapala. Buksan nyo ang pinto ng langit at pagliwanagin sa kanila ang inyong mukha. At nawa, Panginoon, ang inyong makapangyarihang kamay, kumilos, hipuin ang bawat isa at pagalingin ang mga karamdaman ng aming espiritu. Salamat, O Diyos, sa iyong mga himala. Salamat at maaari kaming dumaing at magsumbong sa inyo. Salamat at maaari kaming lumapit upang humingi ng pagpapala. Maglakas loob na humarap sa inyo at humingi kahit walang patago. Kasi kayo, Diyos, ay ama namin. Kayo'y makapangyarihan at kayo ang nangako na sasagutin niyo ang aming mga dalangin. Mga kapatid, lawakan, laliman ng pananalig, tanggapin niyo mula sa ating amang Diyos ang inyong mga hinihingi. Papagpalain kayo ng Panginoon at papagliwanagin ang inyong buhay at nawa, kung ano man, ang hindi niyo natamasa, whatever you missed in the past, may the Lord give it to you tenfold, a hundredfold, that your life may overflow with blessings, with peace, with happiness, with joy, and even with pleasure. And above all, your life will be characterized by holiness, by godliness. Father, bless your people. Bless them in the name of Jesus our Lord.